Tumanggap ng 200 grocery packs at 400 medical kits ang Suarezville Neighborhood Association sa Barangay Maybunga. Ito ay para sa mga senior citizen at persons with disabilities sa nasabing lugar. Mula sa St. Gerard Construction Charity Foundation Incorporated sa pangunguna ni Sara Discaya. Kasama si na former Vice Mayor Iyo Caruncho Bernardo at former Councilor Junjun Concepcion ay ipinamahagi ang grocery packs sa mga residente. Nabatid na maliban dito, patuloy pa din ang kanilang grupo sa iba pang mga inisyatibong makakatulong sa mamamayan. Request ni Press Josie yung food packs para sa mga PWD at senior citizens, tsaka yung mga bedridden. So nagbigay tayo as per request. Sinulatan kami sa office, so kami naman, tinugon lang natin yung ni-request ni Ate Josie. Papahabol namin yung 50 pieces na kulang dito, pero sila din yung naging recipients ng mga medical kits na pinadali namin dito, 400 pieces, na pauna na yon. So ito naman yung sa ano na lang, grocery packs. Kanina sobrang daming tao sa office na kumuha ng request din nila, request na medical assistance. As well as yesterday, parang everyday para ma-pacify natin. Lahat naman ng dumarating sa office puro by request eh. Hindi naman namin hinahanap yung mga tao eh. So nagugulat na lang kami. At syempre gusto natin tumulong. So tinutugunan natin yung konting financial assistance, mga gamot, nagbibigay din tayo para sa kanila. Syempre may nanay pa ako eh, may mommy ako. Tsaka syempre hindi ako magiging isang tao kung wala ang magulang, ang mga matatanda. Gusto ko rin ipakita sa mga anak ko kung paano ko alagaan ng matatanda. Kasi gusto ko pagtanda ko rin, alagaan din ako ng mga anak ko. So before pa naman, meron kaming binaba ng mga diapers, grocery packs din sa ibang lugar naman. Oo, so talagang pag nag-request para sa seniors, sa mga bata, mabilis akong umano dyan kasi yan ang malapit sa puso ko na advocacy. Tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga lolo at lola natin. Yun lang, konting papremyo lang sa atin po mga 70 pataas. Dahil alam ko kahit paano sila pa rin ang palagi nag-aalaga sa mga apo natin, sa mga anak. Kaya ano lang, bukod dun sa tulong ni Ms. Sara, pati ng grupo na gift pack, ito lang naman ay konting pandagdag gamot lang dun sa mga 70 pataso natin ng mga lolat. Marami nakaschedule kaila Ms. Sara na mga bawabaan din ng mga gift pack, lalo-lalo na yung mga na salanta ng bagyo. Kasi marami pa rin tayong kailangan tulungan. Sa lahat ng ating pong mga minamahal na mga lolo at lola, asahan nyo na ang nais lang naman po namin ay mas maging maginhawa ang buhay ng lahat ng lolo at lola sa lungsod ng Pasig. Binanggit na namin kanina na yung mga hindi nabigyan, about 50 lang naman, 40 plus. So bukas, susunod agad namin yung 50 para at least lahat ng senior and PWD na pagbigyan natin, kasi ito naman po ay request mismo ng HOA, ng homeowners. No? So, actually, nakapagbigay na kami rito ng 400 medical kits, lahat ng bahay, 400. Bukod sa medical mission, tuloy-tuloy yung medical financial assistance. No, I think 3 days na kami na nagre-release. No, isang araw, about 300 plus, kahapon 300 plus. At kanina, before pumunta rito si Ate Sara, I think kulang 300. So ganun kadami humingi ng tulong sa St. Gerard Charity Foundation, araw-araw. So kahit pa paano ho, nakakatugon sa maliliit na pamamaraan po ng St. Gerard, at kami bilang sumusuporta sa advokasya ni Ate Sara and Kuya Curdy, kami katuwang nila sa lahat ng magagandang programa na gusto nilang ibaba. Actually, kami yung nag-i-input kung ano pa yung mga pwedeng gawin natin sa lungsod ng Pasig sa ating mga kababayan. Kapasigenyo, antayin nyo lang, kung di pa ho kayo nararating ng medical mission, ikot po namin yan sa 30 barangay. So, see you! See you mga Kapasigenyo! Nagpasalamat ang presidente ng Homeowners Association at ang mga residente sa pagtugon ng grupo sa kanilang hiling. Ako po ay nag-request kay Ate Sara at kay Kuya Curly ng 150 pack, at dinagdagan na po niya, ginawa niya na po 200. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Ate Sara and Kuya Curly dahil po sa hindi niya tayo pinababayaan. At isa pa po, nagpadala po siya sa amin ng 400 pieces na medical kit, at iyon po ay pinasasalamatan ko rin sa kanya dahil ito na po yung pagkakataon para po ako magpasalamat. Sa lahat po ng mga senior citizen, nag-request po ako, PWD at saka bedridden,
Maraming salamat at nandito kayo, nakita nyo po ang ating Ate Sara at ang ating Councilor Junjun Concepcion at po si Vice Mayor na nandito po ngayon. Ako po ay lubos na nagpapasalamat at sana po ay tuloy-tuloy po ang pagtulong na gagawin po dito sa ating lugar. Ako po ay lagi makikipag-coordinate sa kanila para po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Merong daw bigay na mga groceries. Hindi ko pa nabubuksan kung ano to eh. Ito, pang ano. May anak ako siyang PWD. Ay, maraming maraming salamat kay Ate Sara sa biyahe na ibigay niyo sa amin. Malaking tulong to. Dahil dito sa na ibibigay na pack ni Ate Sara. Sana manalo siya at maging isang tagapagbigay, tagapagano ng mga senior citizen. Manalo sana siya. Maraming salamat kay Sara. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.